pa ng Diyos na nasa banal na kasulatan ay matutupad. Kaya dapat lamang na magpakasipag sa paggawa para sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulog ang nabubulog, at napalitan na ng walang pamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupit na ang pamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o pamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o pamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng pamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong dinasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
People Power noong ika-25. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Jesus na wala sa ating lahat, siya na nagsabi, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagkumita natin ang araw ng EDSA People Power Revolution, na ng Pedro 25, kung saan nanalig ang kapayapaan sa pagbawi ng ating kalayaan, kami ay muling nananawagan sa inyo anuman ang inyong kulay o katayuan sa lingkuran. Pati kami hindi malinaw ang maraming bagay, lalo na sa politika, iba't iba ang ating pananaw at nakalulungkot ang kasalukuyang pagkakahati ng bansa dahil sa politika. Gayon naman, nawa ang kapapananang lahat, ang bigis natin sa alang-alang. Igalang natin ang isa't isa. Huwag tayong madala sa galit. Iwasan ang pagpuhusga. Masigasig nating hanapin ang katotohanan, gawin ang tama, iwaksin ang balik at matama. Marami sa atin ang nadidismaya sa salitang politika. Inanyayaan tayo ni Papa Francisco tungo sa bagong pagpapalaga sa politika bilang isang matayo na populasyon. Ito ay isa sa pinakamataas na anyo ng pag-ibig sapagkat naman ito ang kapakanan ng lahat. Tatak mo ba ang mundo kung walang politika talong pa rin? Hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel sa pagtataalis ng lipunan, di ang papel ng pamahalaan. Nandito kami upang magbigay ng moral at espiritual na gabay alinsunod sa aming misyon na magpahayag ng katotohanan mula sa pananampalataya. Papalapit na ang halalan at nais namin ipaalaala. Karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan ang malayang pagboto upang isasuyod ang kabutihan at kapakanan ng lahat. Subalit kami ay labis na napapahala sa mga hayagan at patagong pagpamaruto, pagmamanipula, pagpupublit, pagtutupil at pag-aputo ng katotohanan. Tulad ng historical revisionism, pagpaluktot sa kasaysayan, paglipanan ng fake news at false stories, disinformation, ang pagpapakalat ng maling impormasyon o mga imbentong kwento para impluensyahan ang isip ng mga tao, pagtaspan ang katotohanan at manilang buhay. May mga troll form na nagpansik ng viral ng kasinatalingan. Suriin natin ang ating mga sarili. Marami nasama rin tayo sa nagpapakalat ng viral ng kasinatalingan na mabilis umalat at pinamamanhin ang ating konsensya. Pinapa-dalisa ang kakayahang kilalanin ng Diyos at igalan ang kabutihan at katotohanan. Hindi natin namamalayan, mayroon ding pandemya ng kasinungalingan, lalo na sa panahon ito ng social media.
nilinaw din namin na ang pagkuha ng o pamamagitan ng Kristong Panginoon. Kaya kundi mapayapa.
suriin mabuti ang mga nangyayari patungkol sa pagkakabuyos natin sa mga katotohanan at mga tao ng Diyos. Nag-uusap-usap at nag-aaninaw. Pag-usap-usap at mag-aaninaw kayo. Pakinggan ang inyong konsensya. Kayo rin ang mag-desisyon. Nagtitiwala kami sa inyong kapayahan makita ang katotohanan, ang tama at mabuti. Pareho naman ang ating inaasam ang kapakanan ng lahat. At ayon sa liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus, tahakin natin ang daan ng katotohanan, pagkakitaan, katarungan at kapayapaan, hindi ng dahas, pag-iigantin o kasamaan. Mga kapatid, huwag sana tayong tumuko sa paghahanap at pagtatanggol ng katotohanan sa pamamagitan ng rason at pananampalataya. Kasama-sama ang pag-inilay, pag-uusap, pagkalasal at pag-ulong. Manalig kayo at matyaga nating kaigin ang mabuti, kaigin ng mabuti ang masama. Nawa ang katotohanan ang magbuslod sa ating lahat. Matagpuan sana natin ang katotohanan na walang iba kundi si Jesus na sariling daan at buhay. At kung ang Diyos ay balik sa atin, sino ang makakalaban natin? Hilingin natin ang mga panalangin at pagsanggalan ng ating mahal na gaya ng pakayamanan. Kaway wasasan ng buong magkapal ang ating pagsusunikas na manalig ang katotohanan at kabutihan. Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa Panginoon. Panginoon, Panginoon.
amin tayo sa Panginoon, Panginoon, ang mga pumanaw naway tumanggap ng habag sa harap ng lupang hukuman ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.